Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay napakarami problema ang pinagdadaanan sa kasalukuyan at hindi nyo malaman kung paano nyo po ito susolusyonan. Ako po may ituturo sa inyo mga bossing ko kung kayo po'y naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan. Alam nyo po ba mga bossing ko na lahat ng mga problema natin pinagdadaanan ay may kanya-kanya solusyon. Depende na lamang sa ating mga paniniwala. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan, subukan nyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay napakaraming problema ang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Masasabi ko lamang po sa inyo mga bossing, huwag niyo po yung pagtiisan. Marami po tayong mga iba't ibang mga pamamaraan para po masolusyunan po kung ano man po ang mga problema niyo pong yan. Maging buhay pag-ibig, magulong pamilya, usapin ng pera, negosyo, or kaya kayo po ay parang pakiramdam ninyo ay parang may kaakibat kayong kamalasan, or kaya paborito po kayo ng mga taong inggitero at inggitero. Yung parang nalalapit kayo sa mga ganyan tapos hindi niyo naman sila inaano pero lagi na lang kayo napag-iinitan. Or laging mainit ang dugo sa inyo ng ibang tao. Ngayon po mga bossing, yan po ay huwag niyo pong pagtiisan. Marami po tayong iba't iba mga pamamaraan kagaya po nitong aking ituturo po sa inyo. Sa pamamagitan lamang po mga bossing ko ng pito, kayo po ay kumuha ng 7 dahon ng tanglad or 3. At pagkatapos mga bossing, ipagbulbul niyo po ito. Ayan. Nagbulbul na po talaga po siya sa akin. Ayan, nagbulbul na. 3 lamang ay sapat na mga bossing. At ito po mga bossing, kada tumatagal ang ating tanglad, ay lalo po siya nagiging mabango. Ayan po siya. 3 lamang mga bossing. Pagkatapos, ito po, humarap ka po sa may silangan. Ang paggawa na aking mga pampaswerte ay tuwing Tuesday or Friday ang pagganap ng 6:37 hanggang alas 8 po ng maga. Pero kung kayo po ay abala sa mga ganyang araw, kahit anong araw ay pwede nyo po itong gawin mga bossing ko. Humarap ka lamang sa may silangan at magkulang damit po kayo na nakaharap sa may silangan. Ngayon po October 31, pwede nyo rin po itong gawin kasi sa October 31 ay full moon. Ito po ay magbibigay ng liwanag sa madilim nyo pong mundo. At habang kayo nakaharap sa may silangan, ito po ay paulit-ulit po ninyo na ibubuhol hanggang sa magkasya-kasya po siya. At ang pagbuhol po nito ay panalangin ng temtem na mula sa puso ito. Magkaroon ako ng maraming pera, magkaroon ako ng magandang bahay, buhol lang ng buhol mga bossing. At bawat buhol ay may mga pangarap kasi nasabi. Magkaroon ako ng sarili kong negosyo, magkaroon ako ng sarili kong sasakyan, magkaroon ako ng mga bagay na matagal ko na mga pinapangarap, tapos makatapos ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral at magkaroon sila ng magandang bukas. Malayo sa anumang kapahamakan at malayo sa lahat ng uri ng karamdaman. At napakabango mga bossing, habang ito po'y natutuyo, kung kayo po'y nakaranas na na magpatuyo po ng tanglad ay napakabango. Ayan, tapos i-wish nyo na lahat po ang nais po ninyo. Ako eh, pinaplano ko na magkaroon ng sarili kong negosyo na ganito. Ako ay dito na yayaman at kung ano man ang aking mga rarakitin, ako ay magtatagumpay sa buhay. Pagkatapos, I wish nyo rin po yung mga nagaganap sa kasalukuyan na maging okay na lahat. Tapos, kayo po ay kung ano man yung mga pinaplano po ninyo, ay walang maging sagabal at na ito po ay dito na kayo yayaman. Magdedire-diretso na ang pagyaman po ninyo. Ayan, basta bahala na po kayo sa i-wish po ninyo. Depende naman po tayo sa problema ang pinagdadaanan, kumbaga iba't ibang istorya ng buhay po tayo mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kapag po ito ay naano nyo na, nabuhol nyo na, ang gagawin nyo po, iipit nyo po ito sa inyo pong ilalim ng halimbawa, may mattress ang inyong higaan, may inyong mismong kama. Alam nyo naman po yan, pwede nyo iipit doon sa mismong kutsyon. Kung wala naman pong ganyan mga bossing sa ilalim ng unan, or kaya mga bossing ko, kung wala naman kayong mapaglalagyan ng kutsyon, tapos pwede nyo itong ilagay sa mismong ilalim, iipit nyo siya sa mismong ng inyong higaan.
Ayan, depende po sa sitwasyon po ninyo. Basta ang importante, maiipit nyo po yan sa pwesto kung saan kayo ay nahihiga. Ito po yung makakatulong po sa inyo mga bossing ko para mabago-bago ang takbo ng ating pamumuhay. Pero syempre mga bossing, lagi nyo po tatandaan. Halimbawa, ang ating mga pinapanalangin ay tungkol sa buhay, pag-ibig, may magulong pamilya, tungkol sa kalusugan, malayo sa anumang kapahamakan, makatapos ating mga anak sa kanilang mga pag-aaral, pagtapos, kumbaga kung ano may mga pagsubok na pinagdadaanan nyo ng pang-personal, yan po time-team na panalangin. Pero kapag po ang inyong panalangin ay may involved na pera na magkaroon ako ng sarili kong bahay, magkaroon ng sarili sasakyan, negosyo, kumbaga yan po ay pagsusumikapan po natin para ma-achieve po natin yan. Kumbaga dadagdagan ang sipag at tiyaga. Bukod sa panalangin ng time-team, pangingin ng tulong sa Malapanginoon na mabago ang takbo na ating pamumuhay, sasabayan po natin ito ng sipag at tiyaga. Kaya kung kayo pinaniwala sa mga gatong mga pamamaraan, sa simpleng tanglad, ito po ay makakatulong po sa inyo na kayo po ay ma-achieve ninyo ang inyong po mga pangarap at mabisang protection din po nito. Ang aroma po nito, yung amoy po ng tanglad na sobrang bango, ito po yung makakadulot po sa atin ng swerte. Kaya kung kayo pinaniwala sa ganito, I think positive sa pamamagitan nito, idadalo yung walang pena swerte sa akin at matutupad ang lahat ng mga pangarap ko sa aking buhay. At matutupad po yan. Kung anong salitain po natin, yan po ay magaganap. Kaya kalimutan nyo na yung mga negatibo dahil nakakatakot, maaaring yan po ay magaganap. Kaya kung kayo pinaniniwala sa ganito, ay siya isubukan nyo na po itong gawin. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing.